Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ang unang grupo at nandito kami upang ibahagi ang aming nasaliksik sa mga kadahilanan ng inflasyon. Ang inflasyon ay ang pangkalahatang pagtaas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo sa isang ekonomiya sa isang takdang panahon. May ilang dahilan kung bakit nagkakaroon ng inflasyon. Isa sa mga dahilan ay ang labi sa salapi sa sirkulasyon. Kapag maraming pera ang nasa ekonomiya, mas maraming tao may kakayahang bumili ng produkto at serbisyo. Kaya't nagkakaroon ng pagtaas ng demand. Ito ay nagdudulot ng pagtaas ng presyo. Stop muna, wait na doon ka lang muna. Sean, alis. Ay. Isa pang kadahilanan ng inflasyon ay ang hot cost push. Ito ay nangyayari kapag nagtaas ang presyo ng mga gastusing pamproduksyon, tulad ng sahod ng manggagawa, presyo ng mga hilaw na materyales, at pagbili ng makinarya. Kapag tumaas ang gastusin ng mga kumpanya sa produksyon, kailangan nilang itaas ang presyo ng kanilang mga produkto upang makabawi at kumita ng malaking kubo. Okay. 3, 2, 1. Ang inflasyon ay mga epekto sa ekonomiya tulad ng pagbaba ng purchasing power ng pera. Ibig sabihin, ang halaga ng pera ay bumababa dahil sa pagtaas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo. Ito ay maaaring magdulot ng pagbaba ng kapangyarihan ng mga tao na bumili ng mga pangangailangan nila. Karagdagan pa, may iba pang mga dahilan ng inflasyon na kinabibilangan ng number 1, demandful inflation. Nagaganap ito kapag ang pangalatang demand sa mga produkto at serbisyo ay lumalampas sa kakayahan ng ekonomiya na mag-produce ng mga ito. Ito ay karaniwan nangyayari kapag mabilis ang ekonomikong paglago. Number 2, built-in inflation. Ito ay nagaganap kapag ang mga tao ay nag-aasahan na magtataas ang presyo sa hinaharap. At nagsasagawa sila ng hakbang na nagpapataas ng presyo. 3. Supply shocks. Minsan, ang mga biglaang kaganapan tulad ng mga kalamidad o digmaan ay maaaring magdulot ng matinding kakulangan sa supply na nagdudulot ng pataas ng presyo. Number 4, structural inflation. Ito ay nagaganap kapag may mga problema sa struktura ng ekonomiya na nagiging sanhi ng inflasyon. Halimbawa, kung ang isang bansa ay umaasa sa isang particular na produkto o serbisyo para sa karamihan ng kanilang kita, at ang presyo ng produkto o serbisyo na iyon ay nagbabago, ito ay maaaring magdulot ng inflasyon. Panghuli, ang inflasyon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya at sa pamumuhay ng mga tao. Habang isang kaunting inflasyon ay maaaring maganda para sa ekonomiya, ang sobrang inflasyon ay maaaring magdulot ng problema tulad ng pagkawala ng tiwala sa pera, pagbaba ng halaga ng mga ipon at mga problema sa ekonomikong paglago. At dito natatapos ang aming presentasyon.